Tara mga ka-MB, samahan nyo ako kung ano ang mga ginagawa ko pag bagong pisa ang ating pato. No, bagong pisa, may bago tayong sisiw. Ang una natin gagawin mga ka-MB, syempre ayusin natin yung kulungan nila. So inayos ko na siya kanina, hindi ko lang na-video, nilagyan ko na ng dayami, nilagyan ko na ng malinis na tubig at lalagyan ng pagkain. So eto, namisato kahapon mga ka-MB, ano? Tapos syempre kinabukasan, i-check muna ako na pisa na lahat. Ang total na itlog nito mga ka-MB is 13. Tapos inalis ko po yung dalawa kasi inilawang ko nung mga nakaraang linggo, walang semilya, inalis ko na. Tapos 11 po lahat ng itlog, titignan natin kung ilan yung napisa niya mga ka-MB. So ayun, masakit. Masakit siya manuka. Ang kagandahan dito sa ganitong klase ng inahin natin mga ka-MB is protective. Magandang sign po yan pag nanunuka mga ka-MB. Ibig sabihin, sobrang protective niya po at maalaga siya sa mga inakay niya, no, mga ka-MB. So una natin siyang tatanggalin, syempre para hindi tayo matuka-tuka, ilipat natin siya sa kulungan kung saan natin sila ilalagay. Tapos syempre titignan na natin kung ilan ba yung napisa dun sa 11 na itlog. So kung bakit 11 lang mga ka-MB, kasi first time nito, first time. So very good, nakikita ko halos napisa yata lahat. So i-check natin. So sa nakikita ko mga ka-MB, may nakita agad ako na isa na hindi napisa. So ang itlog niya is na natitira is 11. Tapos syempre napisa na lahat, minus 1, 10 ang lahat ng sisiw niya. So ilipat natin ng dahan-dahan mga ka-MB. At napakatapang niya ng ating inahing pato. So ingat lang tayo. Pero pag natuka ka naman mga ka-MB, hindi naman ganun kasakit ang tuka ng pato. Ang mahirap lang pag nagwala siya, pag na-stress siya, matatapakan niya yung mga sisiw. So ingat pa rin tayo pagka kasi na-stress siya yung inahin, magwawala yan. Tapos baka matapakan niya yung mga ayan, nakita niyo yon mga ka-MB. So gayon, nagwawala siya, baka matapakan niya at may mamatay pa sa ating mga inakay. Sayang naman. So nakikita ko naman mga ka-MB, masisigla naman yung ating mga bagong inakay. Kung wala kayong mga dayami mga ka-MB, pwede kayong kumuha ng mga kusot mga ka-MB. Kung wala naman is kahit karton lang, pansapin nyo muna mga ilang araw mga ka-MB, kasi yung lamig sa ilalim ng lupa baka maakyat nila, umakyat sa kanila, pwede silang humina yung resistensya. Lalo ngayon mga ka-MB, biglang umuulan tas mainit yan, kailangan nila ng dayami. Mga ilang araw lang naman tas tatanggalin nyo na rin. Pag medyo marumi na, tatanggalin nyo na yung mga ka-MB. Kung meron pa kayong dayami, lagay nyo ulit. Tapos pag madumi na, tanggalin nyo. Tapos syempre malinis na tubig. So importante yun. Kung may vitamins na kayo na ibibigay, mas maganda. Ako kasi wala pa ako nabibili. Pagkatapos na ito, doon pa lang ako bibili ng feeds, which is starter feeds, Integra 1, GMP 1, Bio 1, yan yung mga ipapakain natin mga ka-MB sa kanila para mas mabilis silang makarecover. Kasi kapag bagong pisa mga pato, mahihina pa yan. So kailangan pure feeds muna. Kung may budget kayo, pure feeds nyo ng up to 2 months. Kung wala kayong budget, 1 month pure feeds, tapos yung second month nyo is mix nyo na. So mga ka-MB, nailipat na natin sila. Ang susunod natin na kailangan gawin, ayan, lilinisin na natin kung saan siya nagpugad, ano? Ang gagawin natin, ito hindi napisa mga ka-MB, hindi natin alam yung dahilan. So tapon na natin siya. Ayan, dyan sa may irrigation. Tapos etong pugad na ito mga ka-MB is tatanggalin natin, lilinisin natin, ano mga ka-MB. Nang sa ganon, yung iba natin mga pato na malapit na mga itlog is mapakinabangan din itong pugad na ito. So papagpagin lang natin, tapos babalik natin yung sako at ibabalik natin sa dating pwesto, tapos nalagyan natin ng dayami, tapos okay na ulit, pwede na ulit mga itlog yung susunod. Bakit dyan ko ulit pinili yung pugad? Kasi syempre proven ko na mga ka-MB na kahit na bumagyo ng mga nakaraan, malalakas yung ulan, hindi nabasa yung pwesto na to. So okay to para sa pugad, no? Maraming napisa, isa lang yung hindi. So sa mga susunod na manging itlog, ideal siya na maging pugad. So ayan, lalagyan natin siya ng dayami.
So ayun mga ka-MB, finally okay na yung mga sisiw natin. Mag-isip na kayo ngayon kung anong dapat nyong gawin. Kung ibebenta nyo ba sila? Kung ibebenta nyo sila, mas maganda i-post nyo na ngayon o i-alok nyo na habang wala pa kayo masyadong pinapakain. Kung naman ay papalakihin nyo sila, okay lang rin. Baka may paparating kayo mga okasyon kagaya ng December, aabot pa to mga ka-MB, basta busugin nyo ng unlimited feed sa aabot to ng New Year, no? May panghanda pa kayo. Ano na ba ngayon? October. Oh, November, December, dalawang buwan, pwede na tayo magkatay. So, ayan, ito yung mga imbarako na tatay nila mga ka-MB ng mga bagong pisa. So, ayan mga ka-MB, sinergo lang sa inyo, ano? Sana may natutunan kayo. At kung may mga tanong kayo, pwede kayo mag-comment.